Hello guys, a blessed day to all of us, lalo-lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ngayon po, isi-share ko po sa inyo kung paano magluto ng beef ribs caldereta. Tara guys, samahan niyo po ako. Beef ribs caldereta. Ito po ang ating mga sangkap. Ayan, meron tayong 2 kilo of ribs. 10 cloves of garlic, 2 onions, gagamit po tayo ng magic sarap, nor beef cubes, siling green, 2 carrots, 2 capsicum, red and green, syempre po ang ating tomato sauce, 1 kilo, tomato paste po, 2, so ang ano nito is 100 gram po ang isa, kahit ano pong brand, 2 patatas, at syempre gagamit tayo ng caldereta spicy sauce mix. So 100 gram po ang isa. So dito po sa Kuwait, mahirap po hanapin ang liver spread, so kaya ito na lang po ang gagamitin po. Yan, caldereta mix, kahit ano pong brand. Yan po ang ating mga sangkap. Ayan po, nagpainit tayo ng kawali na may mantika. So, naglagay po ako ng 3 tablespoons of oil. Kahit ano pong oil ang gamitin natin. Siyempre po, unahin natin ang bawang. Kailangan golden brown or light brown ang ating bawang, mabango ang ating ribs caldereta. Ayan, so light brown na po siya. So sabihin na natin ang ating sibuya. Tapos po, lalagay na natin ang ating ribs. Gigisa lang po muna natin siya ng 10 minutes. At buburan ulit natin ng kanisa. Siyempre po ang ating magi-magic sarap para lumata na siya. Lalagyan natin ng patis. Patis o asin po guys ang ilagay nyo. Ako po patis para mawala yung ano ng baka. Kasi po dito sa Kuwait minsan yung may amoy ang baka. Ayan. Then tatakpan po natin at simmer natin ng 10 minutes. Ayan guys. Oh! After 10 minutes po, ayan, so na-simmer na po ang ating ribs. Ayan. So syempre po, meron tayong bagong pressure cooker dahil bumili kami ng bagong pressure cooker. Gagamitin po natin siya. Ayan. So ang mangyayari po, ililipat natin sa pressure cooker ang ating ribs. Para kahit 10 minutes lang, lambot na agad ang ating ribs. I mean, yung laman ng ating ribs. So, ililipat natin siya sa ating pressure cooker. Pag walang pressure cooker? Siyempre, pag wala kayong pressure cooker, guys, pwede nyo siyang laga ng mga isa o kalahating oras. Ililipat ko lang guys dito ngayon muna at mataas para hindi may mapasok kasi mataas ang ating ayan guys ha. Ililipat lang po natin ayan. Ayan natin palalambutin, syempre lagay natin yung at
ingredients yung mabango na. Tapos, lalagyan na po natin siya ng beef cubes para lalong lumasa ang ating caldereta ribs. Ribs caldereta. Ayan guys, so sinalang na natin sa ating pressure cooker. So once po na nag-whistle yung ating pressure cooker, diyan po natin siya uurasan. Start timing po tayo pag nag-pressure ang ating pressure cooker. Pag nag-whistle pala siya ito. Yan o. Yan. So pag nag-whistle to guys, yan. Maririnig nyo naman na mag-whistle to, iikot. Mag-start timer po tayo ng 10 minutes. Ayan. Wait natin siya. Ayan guys, so after 10 minutes of whistle ng pressure cooker, so pwede na po natin i-off ang ating stove. Bubuksan na natin siya. Ito guys, ito yung sa may whistle niya. So bago nyo po, wag nyo po agad bubuksan, kundi sasabog po yan. So dapat po, pasingawin nyo muna ng ganyan. Ayan. So sa tingin nyo, wala nang sinaw na ganyan, pwede na natin buksan. Wag nyo agad bubuksan guys ha. Naku, sasabog po yan. Kailangan maubos yung air sa loob. Ayan. Busin po natin yan guys. Tingawin po muna natin na mawala lahat ng pressure sa loob niya. Ayan po guys. So sa tingin nyo po, ayan, konti na lang po yung air pressure na lumalabas. Ayan. So pwede na po natin buksan ng ating pressure cooker. Ayan. So wala na po siya guys. Okay. So ayan guys. O, see, kung napapansin nyo, o, yan. See? Ayan guys, so, lambot na. So, 10 to 15 minutes lang po. Okay, so dito na rin natin siya lulutuin. Ayan. Lalagay na po, buksan po uli natin. Lalagay na natin ang ating tomato sauce, tomato paste. Okay. Siyempre ang ating tomato sauce. Ilalagay na po natin ang ating patatas. Siyempre po ang ating carrots. Siyempre ang ating mixed powder, caldereta mixed powder. Ayan. Inunaw ko po siya sa half cup of water. So, lalagay lang po natin siya lang. Ihalo lang po natin para ma-absorb ng ating nilagay na mix powder. Ma-absorb ng ating ribs. Papakuluan lang po natin siya ng 5 minutes. After 5 minutes po, ayan. So, luto na po ang ating patatas carrots. Lalagay, iniwa ko na po yung tatlong chili green. Lalagay natin para may anghang siya. Siyempre po ang ating bell pepper. Para lalong sumarap ang ating caldereta, maglalagay po tayo ng 250 grams of grated cheese. Kahit ano pong cheese ang
ilalagay niyo yan. Para lalong sumarap po ang ating beef caldereta. Siyempre, ihalo-halo natin yan. Yan na rin po ang magsisilbing pampalapot ng ating caldereta. So, hintayin lang po natin siyang kumulo. Pagkakulo po yan, for 2 minutes, luto na po ang ating beef caldereta. After 2 minutes po, ayan, luto na po ang ating ribs caldereta. Yan, bango. Ready to serve na po siya, guys. Ayan, bango. Amoy pa lang, sarap.